mainit na usapin ang 3% na babayaran ng OFWs sa PhilHealth. Okay, saan ho ba nanggaling itong nakakagulat at nakakagimbal na balita na ito? Para mas nagulat tayo rito kaysa sa COVID eh, di ba? So, para naman for the sake na balanse ang ating talakayan, ang ating usapan, no? Mamaya pupuntahan ko yung perspective ng OFW. Ito po ay nakapaloob sa Universal Healthcare Act, ang RA11223. Ang layunin nito ay napakaganda. Ang 108 million Filipinos ay mapasailalim ng pangangalaga ng PhilHealth sa pamamagitan ng kanilang pagsalo sa kanilang mga bayaring kung sakasakaling siya ay maospital. Kung di man masalo ng buong buo, ay napakalaki naman ang sasagutin ng PhilHealth. Maganda, di ba? Maganda. At hindi biro ang mga sakit na kayang tulungan ka. Okay, tingnan nyo ha. Under this Universal Healthcare Act ng PhilHealth, yung inyong pong 3% na yan, kayang sagutin ang bypass, 550,000 ang coverage, yung VSD o yung ventricular septal defect, yung may butas ng puso, kaya ang coverage hanggang 250,000, tetralogy of Fallot, yung mayroong apat na depektong puso mo, 320,000, ha? Ang coverage, leukemia 210, prostate 100,000, breast cancer 100,000, kidney transplant 600,000, dialysis 2,400 per session, COVID-19 sa kasakaling tamaan ka 780,000, hanggang sa panganganak na cesarean ay 19,000, diarrhea 6,000, at hanggang sa pigsa 3,600. So, hanggang dun po, ang ganda, hindi ba? Ngayon, bakit tayo nagmamarakulyo rito? Ganito po yon. Maganda ho ang layunin nitong pangalagaan natin ng ating OFW. Pero ito sa tingin ko ha, sa tingin ko sa perspektibo nyo ito eh. Ang lagi ko pong binabanggit sa pagbubuo ng ating mga programa, direktiba at batas. Kailangan tinitingnan nyo ang sitwasyon mula sa mata ng gusto nyong tulungan. Kasi sa inyo, yung sa mga nagbuo nito, yung IRR nito, yung mga nag-participate sa TWG, at saka dun sa ibang nag-represent sa OFW, hindi nyo na ho kasi nasasakyan ang kanya pong karanasan, ang kanya pong buhay mula sa kanyang perspektibo. Sa inyo, maganda. Sa papel, maganda ito eh. Tingnan nyo. For example nga, for the sake of argument, ito ay nagamit mo. Reimbursement ang sistema nito eh. Yung OFW, magre-reimburse. Di po ba? Magre-reimburse siya eh. So, syempre, mag-i-email na naman siya at bago sagutin yung email niya, aabutin niyo na 60 to 90 days. Yun ho mga ganong aspeto, yung mga taga-gobyerno na nagbubuo, sanay ho kayo dyan eh. Sanay kayo sa mga papeles, ang mga OFWs at yung, well, for that matter, mga taong tinutulungan natin, hindi ho, nakakabwisit sa kanila yan. Okay, I'm getting ahead of myself. Puntahan muna natin yung computation nito. Tingnan nyo, paano naman kung hindi magugulat yung OFW? Yung kanyang 2,400 na dating binabayaran, na wala naman siya masyadong pinalag dun eh. Umakyat, ginawa nating salary base ang magiging computation, 3% nga ng kanyang salary. For example, isang domestic worker na kumikita ng 20,000 a month. So 3% of that is 600 pesos. I-multiply mo sa isang taon, magiging 7,200. Mayroon po hong nakapaloob dyan na kada taon ay aakyat ito by 0.5% or 0.5%. So next year, magiging yung 600 niya magiging 700 times 12 magiging 8,400 and so on and so forth hanggang sa panlimang taon na magiging buong 5% ito, aabot ito na 1,000 a month times 12 magiging 12,000. Ngayon sa isang OFW na kumikita ng 20,000, sir, ma'am, hindi ho biro yun. Kahit sabihin niyo pa na ang kikitain niya ay 240,000 a year, 12,000 lang naman to. Hindi ho sila ganyan mag-compute. Kaya nga ho sinasabi ko sa inyo, sa pagbubuo ng ating mga programa at batas, kailangan tinitingnan nyo ang sitwasyon sa mata ng ating tutulungan. Yung perspective niya, hindi ho yung perspective natin. Kasi yung 12,000 dito, hindi naman ganung, dito kasi, hindi mabigat yan. Doon po kasi ang mga gastusin nila napakarami.
At hindi lamang yung mga pinapadala niya ang gastusin niyan, hindi lang yung monthly. Sa bawat umot ng pamilya niyan, magpapadala yan. So kung dadagdagan niyo pa sila ng bagay na kailangan bayaran para at awasin sa kanyang kinikita, masakit po yun. Pagkatapos, hindi naman niya maiisip na itong mga sakit na ito ay daranasin niya. Ang isa pang bagay, kadalasan mo, mga OFW, may insurance na yan doon sa ibang bansa. Ang ganda na ng programa noon, kaya kumbaga hindi nila makita kung saan nila gagamitin ito. Pero pagkatapos noon, babayaran niya. Okay, himay-himayin natin kung bakit nagkakaganito ang reaksyon. Kung bakit ito masakit. Una, ito magtapatan tayo. Babayaran niya PhilHealth. Buong-buo na buo ba ang tiwala natin sa PhilHealth? Hindi po natin pinag-uusapan dito kung ano yung totoo o hindi. Pero napakahalaga ng ating impression doon sa ating babayaran. Kasi babayaran mo eh. Bibigay mo yung pera sa kanya pagkatapos hindi buo ang tiwala mo. Hindi naman nag-effort ang PhilHealth kahit kailan na ayusin ang kanyang image. Diba? Ako nga ho, sa totoo lang, kung minsan sinusubukan kong gamitin yung PhilHealth ko pag ako magpupunta sa ospital eh. Sumasakit po yung ulo ko, kaya I just end up paying straight. Hindi ko nagagamitin, bagamat may number ako dyan. Okay? And yan din po, ang sinikwento ko sa inyo, yung nararamdaman ng OFW ha. Kasi importante po yun eh. Importante yung nararamdaman niya. Dahil siya nga ho yung tutulungan eh. So kaya hindi mo natin pwedeng baliwalain yung kanyang pananaw. Hindi mo pwede yung pananaw lang natin. Okay? Ano pa ba? Binanggit ko nga na reimbursement ito, hindi ba? And then, ang nangyari kasi, nung kwento natin sa kanila ang Universal Healthcare Act, nagyehin yung lahat, nagpiesta ang lahat. Kasi nakameron pa tayong Nobel Balance, ang ganda-gandang pakinggan. Pero nowhere doon sa narrative na yan, nasabi mo, nasisingiling mo pa na siya ng kailaki. So parang ang nangyari, binentahan natin sila ng insurance from a company na hindi nila type. Di ba? Ito ha, alam kong hindi po pwedeng hindi feel, pero ang kinikwento ko po sa inyo kung ano yung nararamdaman niya, kung bakit siya nagagalit. Importante nga ho yun, I cannot overemphasize that. So, tingnan nyo naman ang mangyayari. Pag hindi pa siya nakapagbayad agad nito, mayroon pang interest. Pagkatapos hindi pa lang yan, meron pang ang OAC niya, hindi niya makukuha kapag hindi siya nagbayad nito. Ang OAC niya ho, binibigay yan para nga protection niya. Ngayon, ang dating sa kanya, parang hino-hostage siya na hindi mo bibigay yung OAC kapag hindi siya nagbayad nitong 3% na ito. Di ba parang hinold up natin? Parang nga, hindi ko sinasabing ganun kasi nga inuulit ko maganda yung layunin eh. Pero yung kung paano natin to kinomunicate sa mga OFW at kung paano natin itong gustong ipatupad, para kasing may factor ito ha, ito yung damdamin ng OFW eh, na parang mo siyang inuto, na sinabi mo maganda to, wow, pinag-wow-wow mo siya, yung pala babayaran niya. Di ba? Yun ang masakit dito. At hindi ho maliit ang ating sinisingil kahit po sabihin natin na ganitong kalaki ang magiging coverage. Diba? Kahit na ma-bypass at bibigyan mo ng 550,000, ang nakakalimutan niyo po, okay, maganda ho yung paplano sa kanyang mga ganitong pangyayari. Pero yun pong mismong araw-araw niyang buhay. Natural, kailangan niya rin ng panggastos. Nahihirapan ho siyang mag-juggle ng pera niya pagkatapos dadagdagan pa natin. Now, I hope na na-amplify ko yung para doon sa mga OFW. I hope na nasasabi ko ng may accuracy ang inyong mga nararamdaman. Ako ho na kikiusap na sana sa ating mga mambabatas, amyendahan niyo ito. Masakit po ito sa mga OFWs. At ang pamamaraan kung paano natin ito ini-implement at kung paano natin ito pinaliwanag, malaki po ang pagkukulang natin sa komunikasyon sa kanila. Nagmukha ho bang iniisahan natin sila kaya nagagalit yung OFW? Kung ako nga ho, namahalan eh. Lalo na po sila. Alam nyo, ang pagbabudget nila ng pera, hindi lamang, kasi tingin ko ganito nangyari. Nung chinek nyo ang pera na, for example, yung kumikita ng 60,000, maraming kumikita ng 60,000 dyan. Malaki ho gastos to si, mahal doon. Mahal. Kunyari may dalis, hindi ganun kalaking pera yung 60,000.
Di ba? Madalas sinasabi niyo, huwag kang bumili kasi ng mga hindi mo kailangan. Sir, ma'am, hindi ho natin basta masasabi sa kanila yun eh. Ang nakakalimutan niyo pong i-factor in, yung pong matinding lungkot pagdating doon. Tapos ang kanyang pagbabudget, hindi lang naman yung buwanan niya talagang nakabudget na panadadala. Ang pamilya niya, bawat ungot niya, nakahingi. Hindi niya matanggihan. Di ba? May nag-birthday, may nagbinyag, may mangungutang, may babayaran, etc., 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 may nagkasakit, o bla bla bla. Hindi niya huma-factor in kung saan papasok itong sinisingil natin sa kanila. So, ang rekomendasyon ko talaga rito, buong puso ko sinasabi, amindahan natin ito. At huwag nyo na hong sabihin na yung mga magaganda ang kinikita, gagamitin yung pera para doon sa mas nangangailangan dahil yan ang tawag dito, social aspect nitong ginagawa natin. Huwag na ho natin silang ganunin kasi sila pa lang ako problema doon eh. Huwag nyo siyang pasaluhin ang problema ng ibang tao na hindi niya kilala. Huwag natin silang konsensyahin na yung kanyang kinikita ay binibigay doon sa iba. Hindi, it will not work. Ang dami na pong pinoproblema ng OFW. Kung tutulungan natin sila, bigyan natin sila ng tulong na wala tayong kukunin sa kanila. Amiendahan nyo ito. Baka naman pwede. Maghanap tayo ng kukuhanan ng budget para sagutin ito. Yung mga former employees dito, may kahating employer, baka naman pwedeng 1.5 na lang. Pero kung ako magsusunod, mas gusto ko maghanap ng kung saan kukunin yung budget. At least para sa mga OFW. Kasi, sir, ma'am, mabigat ho yan. Mabigat ho yan. At higit sa lahat, nakakainis.